The New Channel. The New Channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. So yung isang post dumaan kanina tungkol kiyan eh. Ni Kevin, mukhang may tama. We already know. Mention that. Naman, no? So I agree kasi I fairly follow PBase since that's ako. No? Pero may kinaman kaya and ang ganun yung terminology na ginagawa ngayon. I'm in. And the thing is, no, may mga farm talaga sa PBA kasi ikita mo na yung disparity of terms to talent. Talagang we mentioned the Magnolias, they have loaded with talent from first five, the bench, to the coaching, pero ibang mga team. Hindi lagi. So, may kinaman kayo because this. Meron talaga yan. Malaking factor yan kasi yung perception, no? Yung perception is reality. Sabi nga nila, yan ang kailangan, yan ang dapat ina-address, no? Hindi pwedeng ang horse trading na tinatawag o yung pagpapalit-palit ng mga players ay mag-o-occur lang o magagawa lamang ng mga money teams o yung mga teams na ano yung mga corporation that have multiple teams. Sa PBA naman, ilan na lang ang teams diyan? Apat lang talaga ang organizations diyan, di ba? You have yung San Miguel Group, you have the MVP Group, tapos ano ba yung dalawa na lang na ano halos na yung Converge at saka yung Dreamline na lang yata yung independent eh. At some point, ha, yung mga ibang teams, yung mga Phoenix, yung mga Blackwater, meron din sila mga connection dun sa mga teams na nandun. Well, hindi mo naman sila pwedeng sisihin talaga ng buuan kasi matter of survival yung PBA eh. Ano gagawin mo kung gusto mong umiwas sa napakalaking mga pera? Eh yung isang korporasyon dun, willing na bigyan ka ng player, o pahiraming ka ng player, i-loan sa iyo yung player, hindi mo nagagastosan sa sweldo, o di tatanggapin mo, di ba? Practical yun eh, di ba? Practically dictates. So kung makakatipid ka, magtitipid ka, kasi nga, hindi po lahat ng mga kumpanya o korporasyon sa Pilipinas, eh kasing laki ng mga San Miguel's or ng mga MVP group ng mga teams na yan, di ba? Kasi, yun ang reality, hindi pantay-pantay, di ba? Yung Converge, malakas yun. May malalim ang balon nun, di ba? Yung Rain or Shine, malalim yung balon, di ba? Pero dalawa lang yun ang independent teams. E paano kung yung dalawa na MVP group, RSA group, nagsama pa? E paano na yung mga ibang teams? Yun yung problema, yung perception ng mga tao. Paano hihimasin ng PBA
yung perception na ang mga games nila ay nakakiling lang, ibig sabihin naka-favor lang dun sa mga money teams. Yan ang mabigat. Isa pa, natingin ko yung na-disconnect. Ako never believer nung yung masyadong maraming Amerikano. Diba? Yung, okay. Ako, fill up. Yung mga, alam mo, hindi natin sila pwedeng sabihan, huwag kayong maglaro sa PBA. Kasi, right nila yan bilang mga Pilipino. Hindi naman sila sinasabing ang Phil-American ay hindi Pilipino. No, they are by law Filipinos as well. Kasi either parents ay foreigner ang isa at Pilipino ang isa. So, it makes them Filipinos. No? Right. So, kung anong karapatan natin, mga Pilipino rin tayo. Ang problema lang is hindi na-regulate. Diba katulad, paano pa naman yung dosal, hindi ko alam kung sino ang at fault dito. 12 teams nagbunutan. Ilan sa 12 yun ang bumunot ng homegrown player? Isa. 1 of 12. So, pag tinignan mo ngayon, lalo ngayon, may import, di ba? Pag nanood ka, parang di ako makarelate. Parang, ba't gano'n? Parang, mga foreigners na yun. Nawala yung connection, yun yung sasabi ko na, ang sports, naniniwala ako is, kailangan may connection ka, may affinity ka, meron kang, may sense of belonging ka. Pag hindi ka nakaka-relate dun sa team, paano ka? Yung Hinebra, kaya ganun yun, nakaka-relate sila kasi kung anong tinanim ni Coach Sonny Jaworski before, na culture. Diba? Ano ba yung kultura? Ang kultura na itinanim ni Coach Sonny Jaworski is that never say die attitude, di ba? Sabi nga niya, never say die. Never. Yan ang isa sa mga huling naalala ko nung si Coach Sonny Jaworski was still available to us sa public eye, di ba? Kasi since 2018, before the pandemic, eh hindi na ho natin siya nakita. Still very much alive, fighting sa kanya pong rare blood disease, pero hindi na po siya ginawang available to the public. For obvious reasons. No? Siyempre, gusto rin protektahan ng pamilya yung kanilang minamahal at minamahal natin lahat. But yun yung sinasabi ko. Eh, yung Hinebra, di ba matutuwa ka hanggang ngayon? Yung mga anak-anak ka na. Bakit maraming nanonood sa Hinebra? Kasi yung tatay nila, bahagi nung nakikipagsigawan. Yung dati na makikinig ka nung hindi pa usap ang mga ganitong mga telepono na yung kapitbahay mo, alam mong nanonood ng Hinebra kasi sabay-sabay sila naghihiyawan. Ikaw nakikihiyaw din. Ano ba yun ang namimiss ko? Hindi ko na nararamdaman sa PBA yun. Yun ang para sa akin pinakamalungkot na bahagi. Diba? So going back to Chimo, yung mga players, have some players who rather stay abroad than they in PBA. Except from monetary reasons, what did they what else do you think kaya sila mag-abroad? Doon na sila maglalaro. Definitely yung PBA offers offers a chance for them na makapag yung maghanap buhay dito. Kasi hindi naman nila kikitain yung ganyan kalaking pera dito sa at kung saan lugar man sila galing. At saka, siyempre bukod doon sa pera, yung fame, yung alam mo, pinapalakpakan ka, pinanonood ka, iba pa rin yung iba pa rin yung ino-offer ng PBA, lalo pagka maglalaro kayo sa mga jam-packed arenas. Tapos ngayon, may opportunity rin na makuha ka pa sa national team, yung ma-represent mo ang Pilipinas. Eh kung saan man sila galing, eh nakikipag-compete sila sa isang napakalaking, kumbaga, yung malaking pond. Pero ang dami nilang isda doon. Eh paano sila mapapansin doon? Dito sa Pilipinas, alam nila, makakasabay sila, mas malaki sila, yung build nila mas maganda, maganda training nila. So they mas may chance sila dito. Now, yan din yung challenge doon sa, may tanong kayo kanina, ano yung development, di ba? Challenge din yan dito sa mga players natin and our values programs to make sure na yung mga players, bago kayo mag-iiyak na hindi pinapansin yung mga players nyo, make sure na yung mga next time na mag-draft, yung inyong skills na ipapakita is at least at the level na dinadala
ng mga kapatid nating nakabase abroad na nagpupunta rito. Kasi matter of choice yan eh. Choice yan ng teams. It's their prerogative to choose players. Diba? Ang sinasabi ko lang kanina, sana merong healthy compromise. Halimbawa, pwede ba sa isang team, apat lang ang mix, diba? Para mabigyan naman natin ng opportunity yung mga ano, yung mga ibang players. Pero before that can happen is our locally bred players, no? Na naglalaro doon sa mga circuit natin dito, must prove that they are at least up par with yung mga players na nanggagaling sa ibang lugar, di ba? Kasi at the end of the day nga, sabi niyo, choice 'yan. Prerogative 'yan ng mga teams, di ba? Pero patunayan nyo na kasing galing o mas pagaling pa kayo, para nagko-compete kayo, yung makikipag-compete, talagang ganun ang nature eh. That's the nature of the beast. But until such thing, o yung ganyan eh, magaganap or magkakaroon ng shift sa attitude, then, tatakbo lang ng Philippine basketball. At least doon sa professional level. Kung ano na, pag may terms and competition, ito na yung pinaka-exciting part. Know your all of our planet when it comes to Diaz, no? So kuya, saan tayo kulang nung FIBA? Saan tayo kulang? Kulang tayo sa leadership, kulang tayo sa vision, kulang tayo sa direction, kulang tayo sa napakaraming bagay. Hindi tayo nagkulang sa pera, meron ng programa, ginigiba pa, diba? Parang nakita naman eh, alam mo yung kung ano yung sinasabi ko is just a reflection of what we see, di ba? Kumbaga, pare-pareho naman cartoons ang pinapanood natin eh, di ba? Pare-pareho naman ang nakikita, di ba? Ang mata ninyo, hindi naman mas matalim yung mata ko, hindi, di ba? Nakikita natin yan, matalino masyado ang mga fans ng basketball. We're a passionate country when it comes to our main sports, which is basketball. Kitang-kita, ano pinakamalaking pagkakamali? Mismanagement. Mismanagement. Kasi siya, parang pinakamal na yung talam. Si so, pa, to take as in front, so na, using really si Aquilino. Si could they get right coach like this? Is it really kumagulit? Direct po yung tiko. Ano pa ulit nga? Ano yung sinabi niya? Ano yung dulo? So, do you think coach Tico is right coach for Gilles? Ah, okay. Team Con. Coach Team Con. Ah, yun ba? Okay. Ang ano kasi, ang Coach Team Con, walang duda sa kanya na siya ang top coach na meron tayo. Ang tanong is, yun bang oras ni Coach Team Con is better spent sa PBA? Kasi ang nagsusupport sa kanya, PBA pa rin. Diba? Yung nagpapasuelto sa kanya, yung kanyang mother team, which is yung corporation, di ba? So, nagsalita na si Ramon Ang, sinabi niya na for money Pangilinan to take the lead as far as the national program is concerned. God bless the Philippines. Basketball. God bless Philippine basketball. Kasi babalik din tayo sa ganun. So, ibig sabihin, nasa sa kamay na ni Ginoong Manny Pangilinan. I think he has heard yung narinig niya, palagay ko naman, at naramdaman niya ang sentimento ng tao. Nakita niya what works and what cannot work. Di ba? Anong coach, anong tipong coach ang kailangan ng bayan? Now, ang tanong niyo sa Team Gold, Team Gold will always be sa top ng list. Bakit? Naniniwala ang player sa kanya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Alam niya gagawin niya. Di ba? Nakita nyo naman yung Asian Games. Sabihin na natin, maraming mga magsasabi na madali daw yung tournament.
Eh nung hindi tayo nananalo, sabi nyo mahirap yung tournament. Nung finally nanalo na tayo, sasabihin nyo na madali ang tournament dahil hindi siya FIBA. Oo, hindi siya FIBA. Pero ilang bola ba isinusot? Ilang ba naglalaro? Ilang bang pares ng paa? Ilang pares ng kamay ang nagbabasketball? Ha? Ilang minuto ang pinaglalaro yan? At the end of the day, ano bang hinahanap natin? Is the win. To win the gold medal. O hindi pa dinilipad na yung gold medal sa inyo? O ano pa namang gusto nyo? Ano bang pruweba pa hinahanap nyo? So if the question is, if Tim Cone should be asked or tasked to lead yung ano yung the next iteration of the national program or yung tinatawag para natin na Gilas Pilipinas, it is now up to Manny Pangilinan to make that decision. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo at sasabihin ko rin dito sa SBP. Nakita nyo na kung sino ang pwede mag-coach. Alam nyo na kung sino ang hindi marunong mag-coach. Huwag na kayong magtanga-tangahan. Okay, alam natin. Alam natin. Alam na, Nis! Paruya Chio, isa sa mga pitalo na natin. Justin Brownie or Jordan Clarkson? Ako, sa totoo lang, mas Justin Brownlee ako. Bakit? Si Justin Brownlee kasi larong Pilipino. Alam niya kung ano ang kulang sa laro natin. Si Jordan Clarkson, walang duda, high profile and everything. Pero si Jordan Clarkson, kumbaga sa pagkausapan sa kanto, senyorito, titira-titira yan. At saka si Jordan Clarkson, nung time na ang kalaban natin, yung mga top teams, hindi katulad ng China na naglaro ng diplomatic game, well-scouted siya kasi alam nila na iisa lang ang gagawin ni Jordan Clarkson. Pag hindi niya nag-provide ng pag-kick-outan niya o ng pag-option other than him that he serves as, say, a decoy para makapag-set up sa mga kasama niya, eh, predictable ang mangyari, di ba? Pilit na pilit. Diba? Bukol-bukol ang tira kasi nga, yun si Jordan Clarkson, he is a scorer and he remains to be a scorer. Kapapanood ko lang ng game niya kanina sa Utah, di ba? Siya na lang ang nireting. Magaling, walang duda. Pero, ang pagpili ng player, alam naman natin, it is not about kung galing. Kahit si Tim Cone, gusto niya si Jordan Clarkson. Kasi madali sabihin ngayon, si Justin Brownlee dapat ang nilagay natin sa FIBA. Mahihirapan din si Justin Brownlee doon sa FIBA kasi nga, yung team o yung play na dinesign natin, eh walang design. Alam niyo yun? Yung play natin, walang play. Yun yung nangyari doon sa atin. Kahit anong galing na player, kahit kumuha kayo ng tatlong NBA players, ilagay niyo doon. Kung ang team hindi alam ang gagawin, bukol din ang aabutin. So mahihirapan tayo compare si Jordan Clarkson at saka si Justin Brownlee. They are two exceptional players of varying skills, of varying contributions to a team. Kahit sinong ilagay mo doon, papakinabangan, pero kailangan merong sistema. Paano mananalo ang team na walang sistema, na nalilito, natataranta? Wala, sayang, di ba? So, kung tatanungin niyo ako, sinong magaling, si Jordan Clarkson or si Justin Brownlee? Ang sagot ko, both. Both sila. What you're saying is, kahit man sabihin natin si Justin Brown o si Jordan Clarkson, kung walang system, walang ngayari. Oh. If we have that system in place and it's important on our Gilas team, whether it's Clarkson or Brownlee, maybe that's ba tayo sa ano, the Olympics? The Olympics, bye. Madali kasi ano eh, no? Madali sa atin sabihin na, well, madali mag-comment kasi tapos na yung nakita natin yung sample, no? Magku-qualify sa Olympics kasi ang daming factors para mag-qualify tayo doon sa Olympics at that time, di ba? Yung kung titingnan natin, di ba? It was dependent on the performance of all the Asian teams.
eh iba-iba yung mga ano natin, groupings natin, iba-iba yung mga kalaban natin. Yung Japan, halimbawa, ito na gawin natin, ibahin natin yung scenario. Kinuha mo yung Japan, kinuha mo, say, ano ba yung top na ano doon, na mabigat na, na Middle East team doon. No? Lagay na natin yung Pilipinas, lagay mo yung Japan, lagay natin yung China. Tatanungin ba natin yung, tanong mo na lang, ito silipin nyo, tatanungin ba natin yung Japan, ibabalik ko sa inyo. If you follow closely the teams of Asia that had the chance to take one Olympic slot from this region because of yung top Asian country will earn a slot doon sa Paris Olympics. O, pagtapatin na lang natin, China and Japan, either si Clarkson o si Brownlee, pag pinagsama pa natin, you think tatalunin natin yung Japan ng ganon? Ako, honestly, sabihin ko sa inyo, sa sistema, sa galawan ng Japan nung FIBA Worlds, nakita nyo ba yung laro ng Japan? Efficient? Nakita nyo yung laro ng Japan? International game? Very efficient. Bumukol sa labas, meron silang nationalized player, and grabe yung constant motion nila. Hindi natin tatalunin yung ano. Hindi natin tatalunin yung Japan. So yung Japan deserve to be there. Tayo, well, merong mga yung Olympic qualifying tournaments. Kaya ngayon nga, hindi nila alam kung magpa-participate pa tayo. Ano bang gagawin natin? Ano bang chance natin? Honestly, pagkatapos nung FIBA Worlds, hindi ko na iniisip na ano na ano bang gagawin na sa Olympic qualifying tournament, di ba? Kasi mag-rebuild ka na naman, aayusin mo na naman yung ano, yung program natin, yung national program, it will take time. Kaya nga kung ngayon pa lang, pag-isipan na nitong SBP kasi from anong buwan tayo natapos dun sa ano? September ba tapos na tayo sa ano sa FIBA World Cup? Anong buwan na ngayon, no? Tapos na Pasko. Diba, sabi nga ng mga lelong nyo, pagtatanga-tanga kayo, anong iniintay nyo? Pasko? Ayan! Pasko! 28 days from now, Pasko na! Wala pa tayo magagawa kung mag-Olympic qualifying tournament tayo. Diba? Yung sabi ko, ano ba tayo? Mag-iintay na lang tayo ng Pasko palagi. Eh, ayan, no? Maya lumalabas si Jose Marichan kumakanta sa atin. Pero yung basketball program natin, wala pa rin! Anyway, yun ang reality. Alam mo, nakakuha. Easy po yan, no? Pero, with all things that you've said, Kuya, no? I think that interests us, fitness HP, you know? Ito sa mga interesting sa inuka na namin. Tell us more about Filipinas HP. What is their Filipinas HP? Pag doon kayo, gumagamit kayo ng old television natin, yung direct terrestrial television where you get meron tayo dati yung TV Plus ni ni ABS-CBN o yung ngayon yung GMA affordable box ni GMA na mas malimit nasisira agad ewan ko kung bakit malimit nakakaapat na palit na ako doon sa mga kaibigan ko na binibigyan ko and I don't get any discounts from kasi binibili ko talaga yan sa True Value. Anyway, yan available pa yan, so yung what is available to us yung old television is very much around. Ako, ginawa ko yung Pilipinas HD in 2016 is I just want to celebrate Filipinos. No? Yung, ano ba yung kultura natin? Ano ba yung kasaysayan natin? Ano ba yung pagkain natin? Who we are as a race, as a people, as a country? Diba? Kasi, tanungin ko kayong dalawa, ano yung Pilipino? Sino yung Pilipino? Masasagot niyo? Ako kasi, I was asked that. And I continue to constantly evolve in my definition of a Filipino. Kaya nga, sabi ko, ito, i-define lang natin niya madali. Pero define mo siya in a higher plane. Ano ba yung Filipino? Yung Filipino, ako naniniwala, ay isang nilalang na may pagmamahal sa Diyos. Okay? Na marunong rumispeto, na hindi mandarambong, di ba? Hindi mandaraya, lumalaban ng patas. Yun yung gusto ko sanang ma-evoke of what I have created. No? A reminder to Filipinos na tayo lahat kinreate para maging maayos ang mga tao. Kaya nga, the fifth line
of our lupang hinirang goes something like, di ba, pag, ito, pinatutula nga, di ba, pag pinatula sa iyong lupang hinirang, ako minsan nabubulol pa ako eh, di ba? Kaya mag-ilir, di ba? Pero sila nga, di ba? Kaya, nakuha, pagdating mo doon sa, ano, lupang hinirang, di ba? Susunod, ano? Duyan ka ng magiting. Ano ibig sabihin nun? Sa English, we are a cradle of great men and women. Yun ang dapat ipaalala natin sa sarili natin, mga Pilipino. Hindi natin isineselebrate yung kabaluktutan natin, yung kamalian sa atin, yung pagiging negative natin, yung pagiging hindi natin marunong tumanggap ng pagkatalo. But we have to look at ourselves and celebrate why we Filipinos should be proud of who we are. No, huwag na kayo lumayo. Ito ang Miss Universe. Diba? Hindi nyo ba napapansin? Hindi ba tayo nanalo? But we have been consistently there, been there. Nang, ano yun, the last, what, six, seven years? Palaging nasa top 10 tayo, nagpo-qualify tayo. Di ba na-erase na natin yung bar eh, yung na dito na nga nagtetrain yung mga ibang bansa kasi naniniwala sila na tayo ay building, ano yun, yung pwedeng mag-train dito and polish themselves. Beautiful as they are. Kailangan kasi regal sila, no? Yung pananamit, yung pagkilos, yung pagsasalita, di ba? Yung mga ganyang bagay. Dito sa Pilipinas sila nagtetrain. Hindi ba nakakatuwang isipin yon? That shows you, and that's a testament, na tayo, hindi lang tayo merong natural beauty, but the beauty, okay, that we have must not be external. We have to show the beauty that is inside of us all. At lahat ng Pilipino, pantay-pantay kinreate yan. So there is beauty in us. It's a matter of finding it and being able to radiate that beauty. Kasi nga ngayon, dito sa ating nakikita sa social media, mas nakafocus tayo sa mga kabaluktutan, sa mga negativity. Ilabas natin yung positivity about this country. There is much to be loved about our country and about us as a people. Yun yung gusto ko sanang ma-achieve ng Pilipinas HD. Whether I achieve that in this lifetime or in the next, I don't know. Basta ako tuloy-tuloy lang. Wala akong masabi ah. Mahalang ang speeches. This is one of the moments. No? Kasi I'm always checking Pilipinas AD, PC, yung MBL, parang napasaya, hindi ganun. MBL, doon na napapagay. Future, in parts ng Pilipinas, MPL, Spears. Ano yan? Carlos, sorry, ano yan? Ano yung dulo? Ano yung future? Yung MPL is the future of Pino professional basketball? Or is it an alternative? Okay. Siguro ano, in, kasi karamihan sa atin nakafocus, ano, eh, nakafocus tayo sa same field natin, no, yung sa sports. No, katulad yun, syempre gusto ko makita na umangat yung sports and in everything in this country. No, pero ako, mas gusto ko in general umangat talaga tayo sa people. No, yung, ako nga sabi ko nga, ako nag-enjoy ako nun habang nanonood yung wife ko ng Miss Universe. Alam mo yun, proud ka, di ba? Hindi ka nga makakapaglakad na naka-high heels sa long gown. But to see yung mga kababayan natin, no? Katulad no, si Miss D na yung represented the best in us. No? Kahit na pinagtatawanan yung kanyang yung costume na para daw si Buzz Lightyear, di ba? At the end of the day, ano ba yung ipinakita niya? No? Yung poise niya, yung galaw niya, yung pagiging cutting edge ng mga Pilipino pagdating sa mga beauty contest, no? Saan pa? Sa maraming bagay that we have to be proud of, no? Hindi lang sports. Ayan, beauty contest and all. Ngayon, ang next natin dapat ipakita is itong bayan natin, no? Na, paano natin sa maipagmamalaki sa buong mundo? Not just the beauty of us, not just our sporting prowess, kasi we're a country of world champions, no? Sa boxing, sa nakapag-gold medal na si Haging Diaz, no? There is not much that we have to prove to the world in terms of beauty contest, di ba? Sports, di ba? Pero
ano yung dapat ilabas natin? Anong produkto natin? Anong pwede nating i-offer sa buong mundo that they can come here and feel safe kapag nasa Pilipinas sila? Their home. Yun yung hinahanap natin. Yun yung gusto kong makita. Yun sana yung ano natin. Yun yung pagtulong-tulungan natin. And to show people in the world that Filipinas can, at tayo pwede magsama, pwede magkwentuhan, pwede natin irespeto ang isa't isa. Yun yung para sa akin pinaka ano ko, yun yung prayer ko. That's, yun yung gusto kong makita para sa bayan na to. Yun yun. That's it. Ang gabi natin na ito ni kahit Kuya Chino, ang dami natin kuha ng experience, ano, share a lot of experience and dami tayo ng other people or peers mismo. So, it's, ano, ang dami natin, sa dami natin kung naman, being, ano yun, ulang-ulang. Okay. Ulang to, hindi ko kailangan mag-ulang. Confused sa video na yun sa case ni Jules Kaysen September. Basta, pero ano, for, sorry. Sige, go ahead. Sige. So there are books that want to mention, aside from the Philippine. Naputol na naman ako. Sorry, ah. Hello, ano yan? Pag-iulit nga. Ano yan? Sorry, mahina na. Tingin ng lolo nyo. Besides the Filipinas HD channel that have any other vocalists that you want to share? Next year na lang, sasabihin ko sa inyo, meron akong reason bumalik. Kasi bukod doon sa nice. Sa Ginebra game ni Sonny Jaworski in 1986, plus yung mga greatest players. No? Yung journey ko kasi ngayon na nagpaalam na ako doon sa GMA, which I served for the last 23 years, na naniwala ako na I served it with all my heart, with all my soul, with all my mind. No? Yung dinala ko yung sports sa kanila, binigyan ko ng buhay yung, well, nilagay ko yung sports sa kanilang equation. No? Nagkaroon sila ng kahit papano sporting presence. Gusto ko naman makita yung ginagawa ko that will go beyond just the sphere of sports. Gusto kong tignan kung paano magagamit itong power ng media right now para magkaroon ng informed choice ang mga Pilipino. Hindi lang pagdating ng eleksyon, kasi palagi lang natin sinasabi, pagka mag-i-eleksyon, choose wisely. Diba? Yung si Wisely, hindi ko pa nga nami-meet yan hanggang ngayon eh. Pero alam mo yun, dapat meron tayong informed choice in all the things that is available to us dito sa sphere ng social media. So pag sinabi nating choice yan, diba, hindi lang sa politics yan, diba? Sa what we eat, what we dress up, kahit yung pananalita natin, yung pagkilos natin, how we take care of our pets and everything, diba? Itong social media is a gift. Now, in the right set of hands, it is ultra powerful, di ba? Pero in the wrong set of hands, it can be a weapon of mass destruction. Yung destruction na sinasabi ko is hindi yung destructive. Kasama din yung destruction na nakakasira. Pero destruction as in destruction, nakakabiso, di ba? So, ako, nasa point ng journey na naghahanap ako how we can provide Filipinos and everyone else na nasa social media of what is an informed choice, no? Kaya ulitin ko, be it sports, be it politics, be it entertainment, be it lifestyle, yung mga ganyang bagay. Sana nga mabuo ko yan soon. Papakita ko sa inyo pag nabuo ko na. Okay? That's nice. So thank you, Kuya Dino. And again, the new channel and Shotfire will be very, very good part of that journey. Again, this 2 hours breeze by Dula. Talaga yung oras to. Karangalan na kanamin. Oh, sa akin ang ano, sa akin. Kaya punta ako. Ako dapat magpasalamat sa inyo. No? Naalala ko yung unang guesting ko rito during the pandemic and happy to see na, you know, after
seasons pa yun, 3 years after almost 4 years, you guys are very much around, though. That means na talagang pinurso nyo na ituloy ito and makakatulong ako sa inyo in the future. Kapit-bahay nyo lang ako, baka isigaw nyo ang pangalan ko, maririnig ko kayo sumisigaw. No? Salamat sa time nyo. No? I wish kaso baka pag nagsisigaw kayo doon, ipaparanggay kayo at bigyan kayo ng jacket na yung sigaw sa likod. Saka yung walang botas yung ano. Then, salamat sa inyo, no, sa pagbibigay niyo ng opportunity para makapag-share ako ng thoughts sa this afternoon. I promise you, sa susunod niyo kayo balik dito, ang ganda na pag-uusapan natin. And marami pa. Much more to discuss. Diba? Marami pa tayong mapapasaya na nanonood, hindi lang ng sports, but those who want to see a better Philippines. No? Tayo naman pare-pareho gusto natin ay isang matiwasay, isang maayos, isang mapayapang bansa, because it will benefit not just us, but the generations of Filipinos to come. Thank you so much. So mga kapatid sa tanunod, alam ko, paturin na ulit net, drop a comment, drop a like, share, subscribe sa YouTube channel. Anything, my friend, any show, my friend. Well, everything that we learn from Churchill, it will be an experience for us. And sir, you know, we did a thank you for guesting us. We would like, you know, by you again, maybe it's Jonah's book. So, next year, pagkanda na yung lab. Anytime ako. Sabihin nyo lang ako. Okay? Bye. So, ulitin. Thank you. Thank you po. Lahat naman. Ang 40D, tumutulong patibayan ng vital organs, iwas sakit sa puso at iba pang sakit. Ubo, mabilis lumala, kaya dapat agapan. Dapat new Solmix Advanced Syrup. May 2x zinc para ang ubo, imbis na lumala, tulungang mabilis mawala. New Solmix Advanced Syrup. Unilab yan.